Hi guys! Ngayon, ituturo ko kung paano i-upgrade ang Asus Laptop X540UP at ang SSD na gagamitin natin is Kingston 480GB. Okay, bago tayo magsimula, kailangan natin ng mini screwdriver at saka prying tool. Okay, magsimula na tayo. Una, tanggalin natin ang mga screw niya. Tanggalin ang mga screw. Saka pwede tayo dito magsimula sa dulo niya para matanggal natin ang keyboard dito or dito. Bago nyo tanggalin yung keyboard, dahan-dahanin nyo kasi may flex ito. Itong malaking flex para sa keyboard at itong maliit para sa touchpad. Para tanggalin natin ito, iangat natin itong lock sa flex. Okay, ito. Tapos tanggalin yung flex. Tapos yung sa touchpad naman. Pwede natin tanggalin na ano, yung keyboard. Yung tatanggalin natin dito is yung hard disk. Tapos ang ipapalit natin is yung Kingston SSD. Okay.
ito guys, bago natin tanggalin yung hard disk, tanggalin muna natin itong screw na may battery banda upang maiwasan ang static. Ito banda, ito may battery banda. Natin ito yung hard disk. Tanggalan natin yung ano, yung hard disk niya. Papalitan natin ng SSD upang bumilis yung ating laptop. Parang bumilis yung ano, mabagal, pues ito na yung solusyon. Tapos na natin ikabit yung ano, yung SSD. Balik na natin. Tapos huwag natin kalimutan ibalik yung screw yung sa may battery banda. Kasi pag nakalimutan niya to, pag tinanggal niyo yung charger, mag-auto off ito yung unit ninyo. Kaya importante itong screw na maibalik ninyo yung sa may battery banda. Okay. So balik na natin yung keyboard. Nahin natin yung ano, flex ng keyboard. Okay. Balik na natin yung ano, yung flex ng keyboard at saka sa touchpad. Saka bago natin ilock, subukan muna natin pandarin yung unit at para ma-check kung na-detect na yung ano, yung SSD. Guys, ito guys. At yun. Na-detect niya guys. Kingston 480 GB. Okay. Bago tayo magsimula sa ano, mag-i-install ng Windows 10. Ibalik muna natin yung screw.
guys, may balik na natin yung mga screw niya. Ngayon, okay guys, bago tayo magsimula, dapat nakasaksak yung ano, yung charger niya guys. Pina dito. Tapos ano, may Windows 10 ako galing sa ano, sa Microsoft. Download niyo lang 'yan. Kung license, kung may license na yung ano, yung laptop niyo, automatic na 'yan guys. Mag-a-activate na 'yan once na-connect kayo sa ano, sa internet. Siya nga pala, yung Windows 10 ko ay naka GPT. Dapat naka-GPT. Kasi pag hindi naka-GPT 'yan, hindi natin 'yan ano, makikita. Katulad nito. Kita ba guys? Tensya na guys, medyo mahirap talaga yung ano. Ito. So nakita natin yung ano, yung Kingston Data Traveler. So select natin ito para makapagsimula na mag-install ng Windows 10. Mali, sorry. Ulit guys, ulit. Press power on. Then press yung escape key para makapasok sa boot menu. Tapos select natin yung ano, yung flash drive natin, yung Windows 10 natin. Okay. Ayaw siya guys. Tingin ko nakorap to guys. So stop muna tayo. Okay guys. Natapos na natin palitan ng ano, ng SSD yung hard disk. So ngayon, mag-i-install na naman tayo ng ano, ng Windows 10. Meron ako dito Windows 10 at saka naka-GPT siya. Kasi kung naka-MBR, hindi lalabas 'yan dito sa boot menu. Okay, simulan natin. Press yung escape key para mapasok sa boot menu. Okay, dito select natin yung ano, yung flash drive natin, Kingston Data Traveler. Yun. Tapos antayin natin lalabas yung ano, yung setup ng Windows 10. Ko na lang para makita ninyo. Okay. Select natin yung piliin nyo yung ano, yung language ninyo. Ito, okay na to sa akin, yung English. Tapos click next. Install now. Click install now. Tapos click natin yung ano, yung I accept the license terms. Then click next. Tapos dito tayo sa custom. Install Windows only dito. Select natin ito, tapos click. Tapos ito, ito yung ano, yung SSD natin. Unallocated space, unallocated pa siya. So mag create tayo. Click natin itong ano, new. Then select natin apply. To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partitions for system files. So para sa ano yan guys, sa recovery niya, click natin yung ano, yung okay. Antayin
Antayin natin saglit. Tapos, iselect natin ito. Itong 446.5 gigabytes. Para dito natin i-install yung OS natin. So, na-select na natin. Tapos, click next. So, yun. Antayin na lang natin guys na matapos ma-install yung Windows 10 natin. Okay guys, pause muna tayo guys kasi naubusan na tayo ng memory. Balik na lang tayo mamaya. Okay guys, pagkatapos na ma-install yung Windows 10, dito na lang tayo para i-set up yung Windows 10. Okay, dito hanapin nyo yung region na gusto nyo. So, i-select ko yung Philippines. Then click yes. Select natin yung ano, yung US. Do you also type with another keyboard layout? Ayo, kung gusto niyo magdagdag ng ano, pangalawang keyboard layout, add niyo lang. Pero sa akin na hindi na ako mag-add. Click natin yung ano, yung skip. Now let's get you connected to a network. Mm-hmm. That way you can get updates. Maya, click muna natin yung ano, yung I don't have internet. Skip muna natin yun. Connecting to a network now, save you some time dito. Later. Click natin yung continue with limited setup. Type what you want to name your account. Type yung name niyo. Na gusto nyo. Sa akin, ang itatype ko is Asus lang. Then, click next. Okay, now type a password for your account. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng password yung laptop ninyo, itype nyo. Sa akin, hindi na muna. So, click next. Windows can save your spot in apps, files, and websites. Then, so you can keep click doing yes what lang. Doing, even when you switch devices. These are the settings Microsoft recommends.
Go ahead and review them. Tapos, click and accept, accept ulit. When you're ready. Okay guys, tapos na tayo mag-setup. Tapos ngayon, i-connect natin siya sa ano? Sa internet para naman sa drivers niya. Connect tayo. Kung may LAN kayo, gamitin niyo yung ano, yung LAN para mas mabilis. Pero depende pa rin 'yan sa ano, sa internet connection niyo. Mabilis yung internet niyo. Yan, connected na tayo. Tapos punta tayo sa ano? Sa search bar. Tapos i-type natin yung Windows update. So guys, Windows update. Click natin Windows update settings. Check natin yung ano, yung check for updates para mag-update siya. So guys, lumabas na siya guys. Yung mga drivers na kakailanganin natin. So, antayin na lang natin na matapos ito lahat. Medyo marami-rami to guys. Aabot ito ng ano, 30 minutes or more. Depende na sa internet connection ninyo. Ito. Ito lahat yung i-download niya. At magre-restart yung ano, yung unit ninyo. Nang ilang beses, at least hanggang tatlo siguro, or depende na guys. Yan, antayin na lang natin ito na matapos to. Yun, tapos na tayo. Okay guys, salamat sa panonood at sana may natutunan kayo. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa susunod na mga tutorial. Thanks!